Ito, tuturo ko sa inyo kung paano pag repair ng ECU, no? Ayan. Ito, sa ECU to ng sasakyan. Sumabog to. At nasunog. Ito yung mga capacitor niya. Ayan. Ayan. So, ito, nakalagay ito dito. Ayan. Yan yung isa dito, yan may butas. Nakalagay dyan. Then yung isa dito. Magkakadikit lang yan. So mamaya makikita nyo yan. Ang ginagawa ko ngayon, kasi usually nasusunog yung ECU ng sasakyan natin. Kapag ka nagkaroon ng, syempre, short circuit, isa na yun. Then ang isa sa pinaka-importante is yung battery. Pagka nagpalit yun ng battery, kung halimbawa ang original na battery nga nakalagay is 3SM, 2SM, ayan. Hindi ka pwede, halimbawa 3SM, hindi ka pwede bumaba doon. Kasi yun yung kailangan na ampirahin ng sasakyan natin. Kasi kapag yung sasakyan, more on maraming sensor, na more on kailangan niya ng ampirahe, hindi voltahe. No, magkaiba po ang voltahe sa ampirahe. Although ang battery natin is 12 volts, then plus yung alternator. Si alternator, ang trabaho naman ni alternator sa sasakyan, siya yung nagdadagdag ng ano, or nagkakarga ng battery. Yung nawawalang power ni battery, si alternator, ang trabaho niya is lagyan ulit yung nawalang power ni battery. So si battery, ang trabaho niya mag-distribute ng kuryente sa ilaw, sa aircon, saan pa ba? Sa sensor kasi ang nagdi-distribute. Although si battery, kailangan niya i-distribute ng power yung mga module yan, yung mga computer box. So si computer box, ang trabaho naman ito, siya nagko-command sa lahat, sensor. So, siya rin yan nagdi-distribute ng voltahe ng bawat sensor. Ang sensor natin is 5 volts lang. So, kung ang ating battery, halimbawa 3SM, ginawa nyo 2SM or 1SM, makikita nyo may ampere yan sa label niya. Halimbawa, diba, kaya nga mayroong mga variant ang battery, nag-iiba yon sa ampere. So kasi pagka binabaan mo yung battery mo, halimbawa 3SM, ground 2SM, bababa rin yung ampere niyan. So pagka bukas na si sasakyan natin, yung unit natin, binuksan mo yung aircon, binuksan mo yung headlight, so kumakaya niya ng voltahe at kumakaya niya ng lalong-lalo ng amperahe. So kapag amperahe ng battery mo is mababa, si ECU nag-distribute niya ng power. So kailangan niya rin ng ampere. Kapag nahirapan mag-distribute si ECU ng ampere, yan. Diyan na po nasusunog ang ating mga component dito sa ECU, yan. Yan po sinusunog niya. So ayan po, kung titingnan nyo, yan. Diba? Sunog na sunog. Tapos yung linyang maliit, ayun o. Nakita nyo? Yan. Ang ginagawa ko ngayon dito, nililinyahan ko ng bago kasi nasunog eh. Ayun o. Yung maliliit na linya niya. Yan. So ito, nire-repair ko na po ito. Kung makikita nyo, ayun o, yung linya na maliliit. Ayan, para mas malinaw. Ayun o. Kakailanganin nyo ng magnifying lens para makita nyo yung linya na yan na maliliit na nasunog. Ngayon, lilinyahan po natin ang bago yan. So, ito, yan, maraming ECU sa atin. Ayan. Ito, galing pa ito ng masbate. So, ayan. Sunog din yan.
Tapos to. Ayan. Diba? Nakita nyo yung sunog. Kasi nag-underpower po ang ating ECU. Ibig sabihin po nun, nakulangan siya ng power na mag-distribute sa mga sensor ng sasakyan natin. Ayan. Yan po nangyari. No? Sumasabog. Kasi hindi niya ho kaya lahat sabay-sabay na bigyan ng power lahat ng sensor natin ng sasakyan. Ayan po. Lahat po yan may sunog. Ayan. Saan pa ba? Ito. Ito, bago pa oh. Kukukuha ko lang nung 11. Ayan. Nare-repair naman ho siya. Depende nga lang talaga kung may pyesa. Ayan. Ngayon, itong ECU na ginagawa ko, usually, pag nasusunog, no, nasisira dyan yung, yun nga, yung terminal sa PCB board. Then, yung ibang components, nasusunog. Ayan, diba, mga sunog siya. Then, nadadamay pati yung mga, ano, katabing components, yung malilit na yan. Ano yan? Diode and resistor. Ayan. Then, sa kabila, ganun din. Kasi, harap likod ng ano nito, PCB. So, kung makikita nyo, ayan. Diba? Kulay brown na yung kapraso nyo, ano. Ayan. Doon, may sunog din. So, marami siyang nadadamay. So, ngayon ito, nire-repair ko. Sama ng ibang ECU. Yung pang Pajero. Then, pang Kia. Pang Port. Ayan. Pang Dodge. Captiva, Chevrolet. So, ito, pang ano to. Ford. Ayan. Ang issue naman ito, nung bago ko tanggalin, ano to? Low power. Baga kahit anong piga mo sa gas, sa silinyador, di siya umahatak. Ayan. Ito yung issue niya nung bago ko tinanggal. May power pa rin, may power. Nare-read. Yun niya lang, makiklear yung ano niya, yung issue, yung port. Then, after a while, babalik din. So, yun yung sinyales ng sirang ECU. Ayan. Kung kayo po may mga sasakyan, at halimbawa, pinaservisan nyo siya sa mekaniko, binasa, in-scan, then na-clear. So, okay na, na-clear, di ba? Inakbo nyo, ginamit nyo, maya-maya bumalik. So, naglagay kayo ng ano, ng bagong parts or sensor. So, pagkalagay, clear nyo ulit, then drive test, bumalik ulit. Although nagpalit na kayo ha, ng bagong sensor. Pero bumalik. So, ibig sabihin nun, kahit ilang palit ng gawin nyo sa mga sensor, do sa nababasa sa tinuturo ng scanner, yun yung ano, yun yung paramdam na ng ECU na sira na siya. So, yung iba, gumagastos, nagagastos na, pabilisigan nun, pabilisigan niya ng ganito, ayaw pa rin tumakbo ng maganda, pabili ulit ng ganito, ayaw pa rin. Gumastos na kayo ng malaki,
ayaw pa rin gumana. Bumabalik pa rin yung issue niya. So, isa lang ang dahilan nun. ECU ang sira. Diba? So, kung kayo may mga sasakyan, dapat yung trusted na technician or mechanic ng brand nyo ng sasakyan ang kunin nyo. Kasi sila yung nakakaalam yan. No? Ako, bago ako magpalit ng sira ng sasakyan, meron akong pan-testing. So, ang gagawin ko dyan, i-scan ko, i-clear ko muna. So, na-clear, bumalik. Papalitan ko ngayon niya, meron akong pan-testing na good. So, anong nangyari? Napalitan ko na for testing, then drive test, bumalik. So, ibig sabihin, hindi sira yung parts na yon. Diba? Kasi pinalitan mo na ng good, bumalik ulit. So, ibig sabihin yan, yun, sira yung ECU. Doon maraming nagkakamali sa mga ganong sistema. So, sana meron kayo natutunan sa ano ko, no? Yan. Sa coating tutorial, hindi naman tayo specialist, pero nakakaunawa tayo sa mga components. Lalo ganito. Dahil ito yung pinaka-forte ko noon. Yan, nakakabasa tayo ng ano, nakakabasa tayo ng diagram, nakakabasa tayo ng components. Yan. So, yun lang ang pwede kong maituro sa inyo sa ngayon regarding sa mga issue ng sasakyan. Okay? So, unang-una, huwag kang magpapalit ng battery na mas maliit pa doon sa normal na nakalagay sa sasakyan nyo or yung original niya dapat na nandun. Kung ipapalitan nyo, ganun din. Kung 3SM, 3SM. Kung 2SM, 2SM. So, sana nakatulong yung konting tip. No? At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube account para po sa mga susunod na topic natin regarding sa mga sasakyan. May matutunan po tayo kahit konti. So, yun lang. Thank you. Please don't forget to subscribe.